Ang edukasyon ay hindi para sa iilan. Ito ay karapatang pantao, para sa lahat. Obligasyon ng Estado na protektahan, igalang at tiyakin ang karapatan sa edukasyon ng lahat ng mamamayan. Ang karapatan sa edukasyon ay kinikilala bilang isang karapatang pantao sa mga internasyonal na batas at kumbensyon. Maging sa saligang batas ng Pilipinas. Subalit hindi lahat ng bata ay natatamasa ang karapatan sa edukasyon. Sa buong mundo, mayroong 262 milyon o isa sa bawat 5 bata at kabataan sa pagitan ng edad na 6 at 17 ang wala sa paaralan. Sa Timog Silangang Asya, isa ang Pilipinas na may malaking bilang ng mga bata at kabataan na hindi nag-aaral, o ang tinatawag na out-of-school children and youth. Aabot sa halos 10% ng mga Pilipino na may edad 6 hanggang 24 na taong gulang ay wala sa paaralan, o 1 sa 10. Kinakailangang hanapin kung sino ang mga batang ito at alamin ang mga dahilan kung bakit hindi sila nag-aaral. Isinusulong ng Civil Society Network for Education Reforms o INET Philippines ang kampanyang Edukasyon para sa Lahat o Education for All o EFA mula nang itinatag ito taong 2000. Panahon ito ng pagsigla ng kilusan para sa EFA o Education for All Movement sa buong mundo. Mula EFA, ipinagpatuloy ng INET Philippines ang kampanyang ito sa mas pinalawak na kampanyang pagkakamit ng Sustainable Development Goals o SDG, lalo na ang SDG 4 na may layuning makamit ang pantay at kalidad na edukasyon para sa lahat at kumikilala sa patuloy at panghabang buhay na edukasyon o ang tinatawag na lifelong learning. Isinusulong ng INET Philippines ang pagpapalawak at pagpapalakas ng partisipasyon ng mamamayan para sa mga reformang pang-edukasyon sa Pilipinas. Gayon din ang pagpapatupad at pagpapaunlad ng alternative learning systems na naglalayong maabot at maisama ang mga mamamayang mahihirap at naisasantabi. Kabilang sa advokasya ng INET ang sumusunod. Edukasyong walang isinasantabi, may pagkakapantay-pantay at may kalidad para sa lahat. O access to inclusive, equitable, and quality education for all. Alternatibong sistema ng pagkatuto at edukasyong may kapakinabangan sa buong buhay. O alternative learning system and lifelong learning. Pagbibigay proteksyon sa mga bata at positibong pagdidisiplina. O child protection and positive discipline. Edukasyong hindi naghihiwalay sa mga may kapansanan o inclusive education for learners with disabilities. Karapatan at kagalingan ng mga kaguruan o teachers' rights and welfare. Sapat na budget sa edukasyon at wastong pamamahala sa edukasyon o education financing and governance. Edukasyong may pagtatangi sa pagkakapantay-pantay ng kasarian o gender equality and education. Para maisakatuparan ang mga advokasya ng INET, isinasagawa nito ang sumusunod. Pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor at education and development stakeholders upang magkaroon ng makabuluhan at maunlad na pagbabago sa mga patakaran at kasanayan sa edukasyon.
pagsasagawa ng mga pagkilos at proyekto upang maitulak ang mga mahahalagang reforma sa edukasyon para sa mamamayang na isasantabi at napag-iiwanan sa lipunan. Aktibong paglahok sa mga proseso ng SDG at SDG4 sa lokal, nasyonal at internasyonal na antas, sa mga plataporma na mayroon ang gobyerno, at sa paglikha ng iba't iba pang daluyan ng paglahok ng mamamayan upang maitulak ang pagsasakatuparan sa SDG4. Pagpapalakas ng kapasidad ng INAT members at partners at pagbibigay suporta sa mga advokasiyang pang-edukasyon at pagsasakonteksto ng SDG4 sa kanilang sektor at lokalidad. Mahigpit ng pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga regional at pandaigdigang network na nagsusulong ng kampanyang pang-edukasyon. Tinatanaw ng INET Philippines ang isang lipunang Pilipino na kumikilala at nagtitiyak na ang karapatan sa edukasyon ay batayang karapatang pantao at lahat ng mamamayan ay nagtatamasa ng edukasyong multikultural patas sa anumang kasarian at mapagpalaya. Thank you.
Magandang hapon. Good afternoon. Saturday na naman po, Sabado. At tuwing Sabado, 3 o'clock to 4:30 in the afternoon, we have Senior City Kwentuhan. Brought to you ng ating tatlong co-sponsors, Inet Philippines, Senior sa Panahon ng COVID, and Lapis Siso Channel. At ang inyo pong recurring co-hosts, si Edela Torre at si... The pretty girlie, diba? Anyway, gayon pong Sabadong ito, July 3. Okay. Last week, pinag-usapan namin ni Girlie, anong dapat pag-usapan sa July 3? At that time, sabi ko sa kanya, July 3 ang last day ng formal, yung pagluluksa kay Pinoy. Kaya sabi ko, let's invite someone na, can give some comments. Actually, noon namin ikaw unang naisip yung ating gaso si Bobby Garcia because nag-post rin siya sa Facebook na he worked for a while. And then sabi nga namin, get a point of view. Pagkatapos, nung decidido na kaming iimbitahin ka, tamang-tama, nag-post ho si Bobby Garcia sa Facebook na kapapublish lang pala ng kanyang study on transitional justice. Sabi ko, ayan, we have the topic. Although by reference din kay Pinoy and the whole post-EDSA, magandang mas larger framework na ito. So mabuti ho naman at pwede siya, mamaya introduce niya ang sarili. Pero pagkatapos nung sabi ko, Bobby, normally isang guest lang ang nasa Zoom, lahat makikinig sa Facebook. Pero kung may gusto tayong papasukin para kahuntahan talaga at hindi lang magko-comment, sino pa? Ay sinuggest niya dalawa. Ang una nandito na, si Earl Parreño, kasama po niya sa PAT, mamaya papaliwanag niya. Ang pangalawa na iintayin pa natin, awang ko kung ba't hindi pa makapasok, ay si Atty. Byron Bocar. So anyway, ngayong hapon pong ito, sabi ko nga, winarningan ko na ang sarili ko at listener, medyo heavy ang usapan, transitional justice. Pero kwentuhan ho ang approach. Hindi ho ito isang webinar, hindi ho ito isang reading of papers. Pero yung gustong magbasa ng malalim-lalim, available po at bibigay natin mamayang link sa Facebook yung kanyang yung studies ni na napublish ho ni kay Bobby Garcia. Pero for this afternoon po, magsimula po tayo na pasalamatan, i-welcome ang ating featured guest, si Robert Bobby Garcia, at ang kanyang ngayon ay ka-sparring partner, si Earl Parreño. Paki-introduce naman sa inyong sarili sa ating mga tagapakinig. Bobby muna and then si Earl. Thank you. Magsimula ako sa audio check. Okay ba? Klaro okay naman. Na. Okay, ang audio. Buti na lang. Kasi kaka-brown out lang dito sa amin kanina. Siguro dahil sa ulan, pumutok yung kuryente at kakabalik-balik lang. Medyo choppy yung signal kanina pero mukhang okay naman na ngayon. Maganda na. So, thank you Ed and Girlie sa opportunity na to na magkwento. At talagang gustong, bine-welcome talaga namin yung mga ganitong opportunity dahil gusto nga talaga namin itulak yung transitional justice. At nagpapasalamat ako kay Earl na nagpa-unlock dito sa imbitasyon natin na sumama dito sa huntahan, Saturday afternoon huntahan. At maipaliwanag din yung iba't ibang aspeto ng transitional justice na itinutulak namin. Ano nga ba yung sabi mo, Ed? Magpakilala kami ng konti. Pero si Earl muna. Si Earl muna, magpakilala. Sige. Earl. Yes, salamat, Ed. Girlie. Bob, ako si Earl. Kasapi ako sa organisasyon kasama si Bobby, yung Peace Advocates for Truth, Justice, and Healing o PATH. Kami yung mga... Ang PAT ay isang organisasyon ng mga survivors at saka relatives and friends ng mga victims ng series of purges na ginawa ng CPP and PA noon, noong mga 1980s. No? Pero yun ang principal na trabaho ng PAT. Then, mas nag-expand actually ang
trabaho ng PAS, hindi lang sa usapin ng paghahanap ng mga labi ng mga purge victims na yon, kundi pag pagpapanawagan din ng accountability ng non-state armed groups, no? Specifically ang CPP NPA. At pag-usapan natin 'yan mamaya sa second segment kasi magsisimula muna tayo sa gobyerno, no? Pero balik kay Bobby, sa halip na introduce mo pa lahat ng iba kasi ang tatanong ko sa iyo ay yung kailan mo ba unang nasagi ang transitional justice and all that. Pero sa mga ibang hindi ho siya kilala, matagal ko na rin nakilala ho si Bobby na nagsisimula pa kami noon sa popular education. Pero in relation dito sa ating topic, unang-una, pareho pong published author si itong ating dalawang kausap. Yeah. Si Earl, ang pinakahuli niya ay ako pang hinatak niyang magbigay ng preface sa kanyang unauthorized biography of Rodrigo Duterte before he got elected president. Si Bobby Garcia po naman ay award-winning yung kanyang libro na manipis pero ang bigat-bigat nung To Suffer Thy Comrades tungkol sa kanyang personal na karanasan nung siya talagang naging biktima rin ng top seller. Sa, pero maliban po doon, kaya namin siya unang naisip maimbita dito sa July 3 na 10th day ng official mourning ni Pinoy. Si Bobby Ho served for a while sa USEC ka noon sa Office of the Presidential Political Advisor, Office of the Political Advisor. Okay. So anyway, having said that, Bobby and Earl, gusto kong magsimula. Sabi ko nga sa inyo, bagamat kami ni Girlie, binasa yung sinulat ni Bobby. Sa karamihan sa ating listeners, sa totoo lang, aminin natin, yung konsepto ng transitional justice, parang bago. Ano ba yan? No? So gusto naming malaman, unang-una, paano yung unang na-encounter ito at bakit nyo nakitang mahalaga? And then ano yung inyong unang pag-unawa? Think of it na may nagtatanong, interesado, hindi suspicious, hindi hostile, in fact bukas. Pero ano yan? Paano mo unang nakilala yung transitional justice at bakit nakita mo yung mahalagang i-pursue at ipalaganap? Ikaw muna, Bobby, tas ikaw, Earl. No? Yeah. Bigat nga talaga yung topic na yun, ano, transitional. Kaya nag-iisip din kami ng paraan kung paano mas maipaliwanag ng madali na sapol agad. Hmm. Siguro ang closest word in Tagalog yung paniningil. Yan, paniningil. Oh. At paniningil at pagsasaayos. Okay. Siguro simulan natin dun sa salitang justice. Ano bang ibig sabihin ng justice? Ang justice o hustisya o katarungan, yung pag may mali, gusto mong itama. Tama. Diba? Mag-ganyan. Kaya paano ba yung proseso ng pagtatama sa society natin? Meron yung courts, no? Pwedeng pagka nakaramdam kang you were wronged, you can file a case in court at maghahanap ka ng paraan para maiayos through the courts yung mali. Mm-hmm. Ngayon, pag sinabi nating transitional justice, parang ganun din, but on a large scale. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi lang pa isa-isang krimen, kundi maramihang krimen. Halimbawa, mm-hmm. ang sa history ng mundo, ang isa sa mga pinaka-popular na example, yung Nazi, yung rule ng Nazi sa Germany, ano? Na kung saan 6 million Jews yung pinatay. Okay. Ngayon, pag ordinary courts, magfa-file ka ng kaso sa isang pinagbibintangan mong kriminal at pag napatunayang may sala, makukulong siya. Mm-hmm. Paano kung 6 million ang pinatay? That would mean almost as many perpetrators. Mm-hmm. Kaya ihahabla mo ba lahat 'yon? Mm-hmm. Kaya parang ang transitional justice in lieu of the regular courts, ano yung pwedeng gawin ng society para kahit papano maitama pa rin yung ganong maramihang kung tawagin na natin ay human rights violations.
Halimbawa, in the case of the Philippines, during the time of Marcos, yung martial law, meron tayong tinatawag na massive human rights violations in the form of salvaging pa yung tawag nun, ano? Yung ngayon extrajudicial killings, pero during that time salvaging ng napakaraming tao, mga illegal detention, nakasama ka na nga Ed doon sa mga na-detain nung panahon ni Marcos, ano? Mm-hmm. And thousands of others. Mga massacres, saka iba't ibang forma ng human rights violations. Dahil sobrang dami ng mga yan, in lieu of the regular courts, what can a society that has just overcome such a state will need to do in order to find an approximation of justice? Pwedeng ganun. Kaya dyan papasok yung halimbawa reparations, okay, which si Byron pala nandito na, he can probably nga pala, welcome more, ano? Salamat. Siguro yun, tatapusin ko muna yung ganung ano, ganung yeah, klaseng definition, then later on maghanap tayo ng mga additional examples. Sige. So at saka siguro at least that much ang na-pick up ko doon sa mabilis akong pagbabasa, yung kasi ka transitional, sabi mo nga either natapos na ang authoritarian rule or natapos na ang isang insurgency. So pwede nang ano, yung parang mag-assess na o ano yung sabi mo, maganda yung point mo, hindi lang individual pa isa-isa, yes, kundi mas sistema, ano gano'n. Yes. Pero yung konsepto nga ng transitional justice, siguro kay Earl ko na muna ibabato bago kay Bay. Even yung term, no? Kailan ba? Kailan yung unang napakinggan yan at napag-aralan? Saan ba nanggaling yan? Sino ba nag-invento niyan? Sino nag-develop niyan? UN ba? Sa Pilipinas ba? At sa iba pa? Mga Supreme Court Justices ba? Ang sa akin, matagal na ang concept ng transitional justice. Kung babasahin mo yung mga literatures niya, no? Maski sa 1900s, may mga ganyan na. Oh, or after the war, ano? Yung Nuremberg hearings was part of a transitional justice effort, no? Pag right ng wrong na. Pero sa akin, una kong narinig ito, mga habang dinidiscuss, dalawa yon. Nung dinidiscuss namin, yung ano bang gagawin ng PATH? At saka ang PATH ay isa sa mga advocacies nito ay ang pagtatayo ng isang truth commission. At ang truth commission ay actually nakapaloob yun. Anong gagawin mo after? So sa concept ng transitional justice. Tapos narinig ko din ito later sa yung dinidiscuss yung BOL, no? Hmm. Yung basic law for the Bangsamoro. Moro, no? Bangsamoro. So ito yun, formally isang lawyer si Sedge, no, ang nag-discuss nito, at doon ako parang nga no, may sense nga talaga itong transitional justice. Although hanggang ngayon parang pinag-iisipan ko how would we distinguish transitional justice from other forms of justice? Uh-huh. Di ba? May retributive justice tayo, may parang justice. Yes, restorative justice, yung mga ganyan. So, paano papasok ang transitional justice? Pero later siguro natin pag-usapan yun. Sige, anyway, dahil pag nag-usapan yung nabasa ko rin, kasi nag-surf lang ako sa internet na nung una, kasi pag justice iniisip mo, sabi nga ni Bobby, law, court, gano'n, no? Hindi yung revenge, ano, hindi yung vigilantism. Dapat batas, law. Kaya sabi yan nung una, malaki ang papel ng mga abogado, ano? Kaya meron tayo isang abogado. Ikaw ba, Attorney Byron Bocar? As a lawyer, napag-aralan mo ba itong transitional justice nung nag-aaral ka o later mo na lang natutunan at paano? Later ko na lang ito natutunan eh. Wala yan nung nag-aaral ako sa College of Law. Kasi matagal na yan. 60s pa.
Graduate ako 68, wala pa yun eh. At narinig ko lang yung term na transitional justice. Later on, actually, nung nandun ako sa Congress, nasa congressional staff ni Eta, later kay Risa, at later tumutulong kay Walden, saka sa Committee on Human Rights ng House of Representatives, actually, dun sa crafting ng mga bills which led to the enactment of Republic Act 10368. Wala akong matandaan na napakinggan na term na transitional justice. In fact, sa batas mismo, walang banggit sa transitional justice. In fact, sa statement of policy, ang binabanggit doon ay yung human rights, yung right to an effective remedy. Yun ang binabanggit. Of course, as a background, lahat nandun, yung mga UDHR, yung mga covenants, pero specific yung right to an effective remedy. And in this case, yung reparations. So, pero later on, nung narinig ko na to, ewan ko kung si Bobby yung una ko napakinggan nito. Babalikan natin siya. Mukhang siyang isa sa pasimuno nito eh. Yung nga eh, siya pasimuno eh. Magkakosisikin niyo. Okay ito ha, maganda to. Tapos nabasa ko yung mga literature na pre-provide ng grupo na Transitional Justice League na napasama ako actually by accident. Napadaan lang ako sa CHR. Kumakain sila ng lunch. Yun na pala yung sabi sa akin ni Chito, kasama ka na dito. Okay. Ayun. Pero maganda siya kasi nagbibigay siya ng ibang perspective. Kasi nga yung alam natin na justice, including yung napag-aralan namin sa batas, sa College of Law, ayun na nga, yung iba't ibang klase na, doon na yun eh, yung punitive, retributive, restorative, etc. Na merong kanya-kanyang dimensions in terms ng scope sa parameters. Pero ito, ang kagandahan nitong transitional justice, it deals with a situation. Mm-hmm. A situation of a country that has gone through armed conflict at saka yung sinasabi ni Bobby sa kanya authoritarian rule study. Authoritarian rule at saka yung attendant ng mga violations widespread of human rights na nangangailangan ng justisya, katotohanan, reparations at saka yun nga, guarantees of non-recurrence na hindi makakayanan ordinarily pagka yung ordinary approach lang. At saka, ang kagandahan nito is it's still an evolving concept. Kasi recently lang na idagdag dun sa four pillars sa UN, yung fourth pillar of memory. As a pillar. As a pillar in itself. Ang lima na yun. Ang lima na. Pang lima na. Mamaya may idadagdag ako. Okay, talagang si Byron siguradong may dadagdag yan. No? Hintay ka na whether bago na naman corning patawa si Byron. Wait, muna pala magpakilala ka raw muna. Pinakilala namin si Earl at saka si Bobby. How do you want to introduce yourself sa ating tagapakinig? Ako si Byron Bocar, survivor ng martial law, survivor ng Yolanda. Oh, nga pala. At saka nandito sa kasalukuyang transition na to, which hopefully hindi maging permanent. Mamaya, meron agad tanong mamaya sagutin natin. Unang tanong na agad sa lahat ng processes raw, ano ang pinakamahirap? Didiscussin nuna. Nasa 15 minutes pa lang ho tayo. Introduction pa lang. Huwag masyadong heavy. Anyway, let me flash muna yung... kasi nga sa halip na puro mukha lang natin ang nakikita, yes. Nag-prepare ako na isang slide para sabay-sabay na nakikita tayo, mga mukha natin, at saka yung slides. Ilan lang po yan para ngayon ang unang title slide doon na tamang tao, lilipat tayo kay Bobby, maliban sa poster. Yung kanyang
publication na kalalabas lang, sinabi nga niya, nung tinanong ko siya, Bobby, sige, transitional justice ang ating topic. Ano ang magandang tagline? No. Eh, siyempre mahaba yun nung una. Sinabi niya, sige, baka may maraming gaps. At pangalawa, ang Pilipinas ba ay talagang perpetually in transition? Hindi, walang maabot-abot. Kaya ginawa ko po at magiging framework ng ating unang 20-30 minutes ng discussion, yung framework ito. Pinaghirapan ko ito, kinuko lahat ang mga, mga picture ng mga presidente. Starting yun sa isang defining framework sa ating lahat, yung panahon ni Marcos 72 to 86, including itong government accountability. At yung sinabi ni Bobbing, there are gaps in a nation in perpetual transition dahil nga laging naghahabol, laging nagta-transition. Let's start of the discussion dito, Bobby, including na yung reference na ni Earl at saka ni Byron na evolving pa naman yung konsepto. Pero you know, ano nga yung konsepto ng, ano ang laman nitong transition justice? At gusto ko namang banggitin rin, meron na ba tayo kahit paano masasabing may na-achieve namang ilan? At nasa inyong mga gaps, nasa inyong mga problema, including yung tanong ni si Arnold ba yun? Na nagtatanong, saan ba, ano na rin pinakamahirap? Pero free willing po ito. Wag ho kayong malilito sapagkat sa totoo lang hindi pa masyadong napapag-usapan itong transitional justice na ito. Pero ibalik po natin kay Bobby. Kasi tinuturo ka itong dalawa na isa ka sa mas matagal ng pinag-isipan ito at mas aral ka ba yan? Ano ang gusto mong ibahagi na panimulang pagtingin mo, lalo na in reference sa ating lipunan at gobyerno na panahong itong tayo naman lahat ay nabuhay sa under those presidencies. No? Unang-una, ang ganda ng poster, Ed. Kaya hihingi ako ng original na ano. Wow. talagang ano eh. Captured yung ano eh, yung parang evolution ano. Siguro ang alam mo, pati yung sizes nung kanilang ilang taon sila na nagpresidente para display sa monitor ko equal kasi, responsibility sa lahat. Karugtong ng mga mukha yung mga mukha natin eh. sige, simulan ko tapos pang ilang ano lang naman, mga ilang tidbits at highlights ng study. Basically, yung ina-argue ko lang naman doon, yung Pilipinas naman may ginawang transitional justice pagkatapos ni Marcos, nung na-depose natin si Marcos. Kaya lang kulang. Marami tayong ginawa pero marami pa rin sana tayong pwedeng nagawa. At yung mga hindi natin nagawa na yun, yung mga gaps na yun, in a way, sa tingin ko, yun yung mga dahilan kung bakit bumalik tayo doon sa kasalukuyang ano, setup, yung kasalukuyang gobyerno na maraming pagkakapareho doon sa ginawa ni Marcos. No? Kaya, halimbawa, ano ba yung mga okay na ginawa natin as far as transitional justice goes? Noong 1986, pagkatapos ma-depose si Marcos, gustong magkaroon talaga ng reforms ano, at huwag nang gawin yung authoritarian ways ni Marcos. Kaya ang isa sa mga unang-unang ginawa yung constitution. Pinalitan yung constitution ni Marcos at noong 1987 nga na-ratify yung bagong constitution na malakas yung provisions on human rights, no, yung Bill of Rights, yung creation ng CHR o ng Commission on Human Rights, yung civilian supremacy over the military, dahil yung military nga parang masyadong lumakas at naging masyadong makapangyarihan ng panahon ni Marcos. At yung isa pa yung ano, yung pagbawi ng mga ninakaw ni Marcos, kasi maliban sa human rights violator si Marcos ay ano pa siya, kleptocrat, no? At yung plunder na associated with the Marcoses umabot pa sa
Guinness Book of World Records na yung biggest theft of a government ng estimate nga ay $10 billion. Kaya na naging side by side yung ganung attempt to get justice dun sa mga naging biktima ng human rights violations at maipabalik yung pera. To a certain extent naman, may nakuha. Halimbawa, yung PCGG, no, yung Presidential Commission on Good Government, may mga nabawi mula dun sa mga theft ni Marcos, pero hindi lahat. Tapos yung sa paghahanap naman ng justice for the human rights violations, nabanggit ni Byron kanina, nagkaroon ng batas na yung RA 10368 kung saan naging deserving ang mga victims ng compensation for suffering during martial law. Kaya yun, among others, yung mga okay na ginawa as far as transitional justice goes. Kaya lang may mga hindi rin nagawa. Halimbawa, yung mga si Marcoses and the government officials associated with them, hindi ginawa yung kung tawagin illustration or yung hindi na ulit pwedeng bumalik sa kapangyarihan. No? Kaya marami sa kanila pwedeng kumandidato uli o kaya pwedeng maging appointee uli. In short, marami dun sa mga violators of human rights bumalik sa kapangyarihan. Yun yung isa. Pangalawa, hindi naman talaga nagkaroon ng prosecution sa Marcoses. Maaring napagbayad sila dun sa mga victims ng human rights violations, pero hindi naman talaga sila na punish, no? Hindi sila naparusahan, hindi sila nakulong. Kaya kulang din, in short, yung justice na yon. At yung pangatlo, yung pinakamahalaga siguro, yung transformation ng society ay hindi rin lubos at ganap. Halimbawa, ang description nga, yung democratic order ng Pilipinas after Marcos was a return to the pre-martial law setup instead of a totally new one. Meron ngang civil liberties, pero yung oligarchy nandyan pa rin. Kaya marami, medyo mataas pa rin yung discontent at hindi pa rin na-resolve ba yung armed conflict. At yun yung mga factors kung bakit parang bumalik sa panahon ni Marcos sa panahon ngayon. Parang yun yung in a nutshell yung ina-argue nitong study na to. Siguro in relation na nasimulan mo na rin naman na bye na no, saka ikaw rin Earl. Kasi nung nag-uusap kami ni Earl bago nagsimula yung ating broadcast, ang tinatanong niya ay transition to what? No? In a way, sinimulan ni Bobby yun, ang transition hindi lamang sa demokrasya, check and balances, avoid authoritarian, kundi sana meron rin ano, improvement ng society para yung roots of ano, no? Potential armed dissent ay mawala. No? At pangalawa naman, yung binanggit mo nga na yung may reparation na kahit paano, ano, na paki siguro si Bay muna ang tanungin natin, Earl, na ano bang masasabi mo doon sa, kasi involved ka rin eh, yung buong proseso ng iba't ibang mga kaso mula kay Robert Swift na part ng Marcos wealth na na-recover ng gobyerno ay mabigay sa mga ano victims ng ano ng martial law. Actually, hindi naman ako na directly involved dun sa Hawaii case. Hindi ako kasama dun sa mga plaintiffs. Pero yun, nalaman ko na nagkaroon nga ng ganong kaso, class action suit si Attorney Swift. At itong initiative na to ay hindi ito government initiated. Private. Ito ay private initiative ni Attorney Swift at saka sino pa ba yung isa, si Attorney Broder, yung Domingo, woman lawyer. Nag-ano sila, tapos with the help of local lawyer si former Senator Rene Sagisag, si Ruben Fruto,
saka si yung nawala nang si Rod Domingo, si Jose Marideles, yun yung mga original. Etong initiative na to was a civil suit, class suit for damages claimed by almost 10,000 victims of human rights violations noong panahon ng martial law against Marcos. At the time, buhay pa siya noon, in exile sa Hawaii, on the basis of an old U.S. law, yung U.S. tort law, which dates back matagal na, na ginamit ni Attorney Swift, kung saan pwedeng idemanda ang isang violator ng human rights na within U.S. territory. Ganun pala. Ganun, oo. At may jurisdiction. May jurisdiction. So, yung paggamit na yun ni Attorney Swift has also become the subject matter of mga discussions sa legal circles at saka sa mga writing sa mga journals. At saka sa official, na-enrich na rin yung official jurisprudence ng US on the question of human rights at saka accountability at saka yung pursuit of redress ng mga victims. So, having said that, iba to kasi judicial at saka non-government initiated to. Doon sa naging takbo ng Republic Act 10368, which was legislated in character, passed by the Congress, many years later, in 2013, naging batas. Although, ang mga early versions nito ay ginawa ng panukalang batas after nung wala na si Marcos, nung na-restore na yung Congress, maraming mga early versions nito. Finally, it evolved into what it became, yung Republic Act 10368 na nahati nga sa reparations part at saka memorialization. Kaya dalawang agency yung create, yung Human Rights Victims Claims Board. Kung to suficio na yon dahil tapos na yung trabaho namin noong 2018. Pero yung Memorial Commission ay tuloy pa at ginagawa pa yung kanyang mandate. May budget pa ba yan? Oo naman. May budget yun. Oo. Nasa batas yun eh. Yung interest ng 10 billion among others. Ang siguro ang... Hindi, batatanong kasi we're making reference, no? Yung batas, sabi yung spirit ito post-EDSA, no? Yung batas mismo, napasa yung panahon pa ni Pinoy, no? Although, 2013. Panahon ni Digong, parang ganun ba yun? 2013. Ah, 2013, no? Oh, so, pinirmahan niya, February 25, 2013. So, anniversary ng EDSA. Pero na-constitute lang yung board year later, February 14, 2014. Okay. At doon lang nagsimula yung trabaho namin. Ikaw naman, Earl, siguro balikan na natin yung nabanggit nyo kanina. We're talking about pillars na dadagdagan later pa ni Byron. Kasi napag-usapan natin yung justice. Tama ang punto ni Bobby na sa halip na pa isa-isang suit or even yung class suit na private, parang isang buong mas comprehensive, no? Systemic, may batas, may gano'n, no? Pero yung sinabi mong yung truth, yung pagpapalabas ng katotohanan, iba pa yung usapin na yon at saka yung reparation. Pero higit sa lahat yung binanggit mo, Earl, na gusto mong banggitin na, pero hanggang pasaan pa ito, transitional to up to where? Sa nabanggit nga ni Bobby sa paper, no, may apat na pillars pero may idadagdag na ata ngayon na fifth pillar ba yan, no? So yung truth, yung justice, reparation at saka recurrence, guarantee ng land recurrence. Pero ang tanong ko palagi is what are we transitioning to? Dahil ang nangyayari at saka malinaw ito sa paper ni Bobby na ang
Ang problem actually, kaya bumabalik ang authoritarian rule sa ngayon, ano, ni sa panahon ni Duterte, ay hindi naugat ang suliranin, yung root cause ng social problem, no, yung transformation ng society, hindi actually ito na-address. Kaya pumapasok ako dito sa experience ng Pilipinas, no, what are we transitioning to? Dahil nung panahon kasi ni Marcos, ang parang ginawa after nung nawala siya, ay we transitioned to a democratically elected government. Binalik natin yung democracy. Pero kung titignan mo, itong transition na to, parang sa akin, no, para we always assume na ang pupuntahan nito ay from authoritarian rule to democracy, a Western type liberal democracy. Parang ito ang goal ng transitional justice kung sa Pilipinas natin ilalagay. Ibig sabihin na wala yung authoritarian rule, pero yung structures ng tawagin na nating neo-colony ay nandyan pa rin. At nanatili tayong neo-colony. So, ang mga problema na nandoon na dati pa ay binabalik lang natin dahil hindi nga ito talaga ma-resolve hanggang ba hanapan natin ng resolution, ng lunas, yung structural problems na ito. Pero ano ba yung pag-resolve ng structural problems na ito so that we could transition to that type of society? Natatandaan ko, nung nawala si Marcos, yung CPP-NPA, ang pinapanawagan ay coalition government, no? A revolutionary coalition government. Ibig sabihin ba, ito ba talaga dapat, at sa tingin ko, yung forces nila ngayon, ay ito pa rin yun ang parang ini-envision, no? A national coalition government that will give way sa isang national democratic society in transition doon sa isang socialist society. Ganun pa rin. Pero ang ibang forces, ibang political and social forces sa Pilipinas ay parang ina-assume lang, ang ato observation ko to, na ang ipapalit natin ay itong Western type liberal democracy. Sa tingin ko, paano ba? Ito ba yung goal sa present TJ, no? Transitional justice? Ito ba talaga yung goal niya? No? We transition to this liberal democratic type of society, Western type of society, or what? Babe, babalik ko sa iyo. Kasi ako na lang, ang comment ko lang initially, baka naman ino-overload natin ang transitional justice with everything. O pwede bang mas limited lang yan na sa angle lang na wag lang maging authoritarian, mabawasan yung ano. Well, at least yung isang angle mo na sana wag nang makapasok sa gobyerno yung mga dating proven na napalpak na. Pero yung usapin ng masolve yung roots of injustice, social justice, hindi kaya overload na yun sa transitional justice? Pag-usapan natin mamaya yan dahil papag-usapan rin natin ang transitional justice at both yung communist armed rebellion at saka yung Bangsamoro. Pero at this angle lang muna, politically, ano, Bobby, mukhang malinaw naman na yung tradisyon ng transitional justice, itong which is a human achievement, ha, from authoritarian, top down, militaristic, maging civilian, liberal democratic, human rights and all that, no? Pero beyond that,
yung tanong niya sa iyo, hindi naman, tanong sa atin ni Earl. Ano ang understanding mo yun? Kung ikaw ang tatanungin, ay, babe, ikaw nagpasimuno nito sa atin, itong transitional justice. It's still evolving, pero hanggang saan ang inabot na ng pagtingin mo? Sa current diskurso, ha? Hindi in theory, kundi pag-unawa ng mga advocates ng transitional justice sa Pilipinas. Actually, nagsimula yung interest ko dyan sa transitional justice nung binuo natin yung path. Eh. Oh. Diba? Nung, yeah. Yung path para dun sa mga nakikinig, ibig sabihin niyan yung peace advocates for truth, healing, and justice. Mm-hmm. Ang background niyan, tinignan namin kung ano yung violations naman committed by the New People's Army. Yan. Kasi pag sinabing human rights violations, dati ang iniisip lang natin those that were committed by the military or the police, ano, yung mga security forces. Yan ang association natin sa human rights. But then, through PATH, na-realize natin na yung ganong klaseng violations ay hindi limited dun sa security forces, kung hindi even the armed rebel groups are also capable of committing such acts. Kaya, inisip ko, ano ba yung holistic na mechanism na tumitingin sa kabuuan? Kung ano yung human rights violations committed by the state security forces and the non-state armed groups. Kaya nung sa pag-aaral, pagsasaliksik, mukhang yung transitional justice yung mas pinaka-holistic na framework that can respond to that. Tapos sa experience nga ng ibang bansa, ganun yung in-apply nila. Halimbawa sa South Africa, no? Nung nanalo yung forces of change dyan, nagkaroon sila ng pagkakataon na balikan yung mga atrocities committed by the different groups, by the originally the white government and its military, but also those committed by the African National Congress. Kaya yung truth seeking nila at truth sharing, storytelling, naging daan para magkaroon ng reconciliation and amnesty. Parang may level ng ano ng resolution. Syempre hindi complete, no, pero merong certain degree ng ito, kahit papaano na resolve natin yung mga naging problema nung nakaraan. Kaya dito sa atin sa Pilipinas, baka pwedeng sundin yung ganun. Magkaroon tayo ng proseso ng truth telling na kabuuan, and eventually some level of justice and reconciliation and moving on. Element, ano? Hindi kaya, makailangan na puro parusa lang at singi lang. Sabi ko may idagdag ko lang. Parang may trade-off para mas malaman ang buong katotohanan. Parang sinasabi, sige naman, hindi, may element yan ng forgiveness kung sakali yung mapag-usapan natin. No? Pero may tatanong ako sa inyong, well, lalo na sa inyo, sa iba. Kasi nung panahon ni Pinoy, that is more in relation kaya sa previous government, na may effort siya doon na mag-truth commission eh. Yan ba'y tungkol lamang sa plunder o electoral? At nung immediately after EDSA, sabagay, wala pa pala noon ng ANC, 90s pa yun eh. Wala bang nakapag-conceptualize ng gano'n? Truth and Reconciliation Commission. Ibig sabihin, magsabi lang tayo ng totoo, maghahanap na yun ng paraan that we can live together, na hindi naman parang ano ka, sisingi lang ano, eye for an eye, tooth for a tooth lahat. May gano'n ba talaga? Well, isang modelo yon. Kaya lang, kailangan din nating harapin na hindi yun katanggap-tanggap sa lahat. Oo, para. Even sa South Africa, though marami naman ang naging happy dun sa ano nila sa resolution, meron ding mga galit yung naghahanap din talaga ng punitive justice. May parusa talaga, no? Na may kaparusahan talaga. At yung modelo naman ng ibang bansa, halimbawa yung sa El Salvador, yung truth commission mechanism nila naging source ng ebidensya laban dun sa mga perpetrators, at nagamit din para doon sa pag-prosecute ng mga pinaka
grabing human rights violators at may mga nakulong din sa kanila doon. So, iba-iba rin eh. Iba't iba rin yung mga modelo. Depende dun sa bansa at depende dun sa mapagkakasunduan. Pero na nga, balikan ko yung challenge ni Earl sa ating lahat. Okay, sa political system, siyempre, malinaw yung ano, yung spirit at even letter ng transitional justice. No? Ayaw ng authoritarian, ayaw ng militaristic, dapat ay democratic in the broader sense, but particularly yung liberal democratic tradition na may peaceful competition for power, may human rights, freedom of speech, ganyan. Pero ang point ganyan is, isang dahilan naman ng armed challenge or even authoritarianism as a response or even as a mechanism to bring about change ay dahil nakikitang may social inequities na kailangan ayusin. Yes. Yung ba'y dapat sakupin ng transitional justice? O baka, babalikan ko yung sinabi ko kanina eh, baka mamaya eh, ano yun, ma-overload yung isang konseptong dinidevelop pa. Pag iniload mo lahat doon, baka sabihin, tayo muna, baka ibang area na yan. Pero it's a legitimate question, no? Kasi, idadagdag ko lang. Kasi yung transitional justice mechanisms ay maraming goals talaga. No? Combating impunity, yung dito sa Pilipinas, pag-vindicate sa mga victims, reparation, tapos healing sa families, accountability, tapos yung renarrating, ano ba talaga nangyari? No? Dahil maraming mga fake news ngayon eh, or yung historical revisionism. So dito sa Pilipinas, very relevant 'yan, mm-hmm. no? Pero ang question ko palagi ay ano ba yung magiging overarching goal? Sa maraming goals na ito, ano ba yung mga overarching goals, no? Ng transitional justice, ng transition mismo, so that this type of justice, transitional justice, will be differentiated or will be distinguished from other forms of justice. No, of course, binagay ni Bobby sa context dito kanina na ito yung mga malakihang mga atrocities, etc. No? Pero yun nga, marami tayong hindi nare-resolve pa rin o hindi mare-resolve yan dahil nga yung root causes nito, the structural changes that we need ay hindi naman nangyayari. Could this be an overarching goal also of transitional justice? Yun lang yung palaging pumapasok sa ulo kong tanong. Sabi nga natin, nag-i-evolve naman eh. So balikan natin si Byron. Baka dito na ipapasok yung nag-i-evolve at may dadagdag pa siya. Ang sagot mo dito sa pinoposta. Kasi nga, lagi naman ganyan tayo, iba nung panahon ng martial law, bagamat nakafocus sa dictatorship, authoritarianism, laging nandun sa ilalim yung social transformation goals. Ano? Pero ngayon nga, sa transitional justice, nakafocus pa rin dito sa the political part, pero mas lumalim na sa usapin ng hindi lang accountability, healing, reparation, no? Ganun. Anong masasabi mo dyan, Bay? Ako tingin ko yung transitional justice, pagkaintindi ko din sa definition at sa practice nito sa ibang bansa at sa ginagawa din natin. Essentially, unang-una is moving away from the situation na walang justice, walang truth, walang reparations, walang guarantees of non-recurrence. Pero yun na nga yung tanong ni Earl, saan naman ito papunta? Ang sa akin, ang isang inisip ko, it's moving towards a human rights compliant society in different ways, in different aspects. At yung isang yung binanggit ko kanina na idadagdag ko bukod dun sa apat na naging limang pillars, at nababanggit din to prominently sa paper ni Bobby, ay yung democratization.
specifically yung reality ng natin sa Pilipinas, given our colonial history, at given our experience of authoritarianism, Marcos, at present day, at yung relasyon nito sa hindi pang patuloy pa to na in contention yung democratization process. Kasi yung 1987 constitution, which could be viewed as a transitional justice document, importante kasi nandun yung mga post-dictatorship reforms, ay trinay na i-address ito. Kaya lang, halimbawa, yung isang pinaka-prominent na provision dyan, hanggang ngayon, hindi pa implemented. Yung abolition of political dynasties. Political dynasty, yeah. Pero yung iba pang gusto ko ipasok dito sa democratization aspect ay yung electoral and political reforms na kailangan ng ating bansa para mas maging bukas ito sa democratic forces, democratic participation. Kasi since 1935 constitution up to yung experience natin ng martial law, up to yung post-martial law, yung ating sistemang system of government, Republican, presidential, except yung during martial law, ginawa niyang parliamentary, pero hindi naman yung tunay at saka yung mga institutions noon ay talagang dominated ng ihit. Sinasabi yan ni Buddy sa kanyang paper. At yung Philippine elite, sabi niya nga, ay may trick goes back to our colonial history. Totoo naman yun eh. Yung principalia, create ng Spanish colonial regime para maging layer nito para sa pag-govern ng marami, ng karamihan ng Pilipinas. At yun ang tinake over, a canary forward ng mga Amerikano, panahon nila. At sila yung nag-dominate even after independence, post-war, hanggang ngayon. Pero yung sistema political at saka electoral, hindi na bago, despite the fact ng ating mga negative experiences emanating from that. Halimbawa, ako, kasama nung iba kong kasama din sa PATH at saka sa IPER at sa iba pang grupo, ang tingin namin, it's about time na ma-overhaul yung political at saka electoral system natin. Political system natin, mas maging parliamentary. Kasi ang parliamentary ay accommodates minorities. Hindi yung pagka ikaw matalo sa eleksyon na first past the post, winner take all. Maghintay ka hanggang sa susunod na eleksyon. In the meantime, mag-gather ako ng war chest for the next electoral battle. Wala. At yun ang nag-breed ng political dynasties. At hindi makapasok yung maliliit. Yung party list system was an attempt by the Constitution. Wala, nababoy. So, hindi naging effective. At saka sa electoral system, kailangan yung proportional representation para nga mag-match dun sa parliamentary. Kasi sa ibang mga bansa, kung saan nagtagumpay yung mga maliliit na mga political parties na sinasite natin, halimbawa sa Brazil, sa Spain, sa Greece, sa Latin America, karamihan dyan ay parliamentary system. Makakapasok yung maliit na partido, pwede kang mag-build up ng iyong power at saka hindi ka mawawala sa eksena for 3 years or more at a time. Sa tingin ko, ang ugnay naman ito dito sa problema ng transitional justice ay ang gobyerno na dominated ng elite ay mahirap maasahan na mag-deliver on transitional justice mechanisms. Of course, nandiyan yung civil society. Pero limited yung resources at capability ng civil society. Nandiyan pa rin talaga yung struggle for democratization na dapat ituloy. Kaya
Ako, hindi ko naman ina-advocate maging six pillar yan ng transitional justice. Pero yun lang naisip ko. At na-reinforce ko nung binabasa ko yung paper ni Bobby kasi it's all throughout. Eh. It's okay. It read na nandun eh. Na pagka merong democratization tayo at makapasok yung ilang mga progressive elements, may pag-asa na mangyari itong inaasahan natin transitional justice. Sa ngayon, ang pinaka ano na halimbawa, etong nangyayari sa BARM. At least nakapasok. Nakapasok institutionally doon sa peace process at saka sa BTA at saka sa pagbuo ng mga mechanisms. Sige. Bago natin puntahan yun, kahit bridge lang, kahit for 5 minutes or so, kasi nandiyan naka-plus na naman kanina pa yan, pinag-usapan natin yung gobyerno, dominant system, ganyan. Pero dahil nga, particularly yung organization ng PAT, no, peace, pero at the same time, truth, healing, justice. Bobby, anong masasabi mo? I mean, dito papasok yung may pag-asa pa kaya ang transitional justice application na related of course sana sa to a peace process. Ano? Makakamit nga lang pa. Ano ba ito? Si Arnold ulit. Nako, balik na naman. Bata mo na at mukhang masubugid ang ating tagapakinig na si Arnold. Tanong po ulit, makakamit lang ba ang tunay complete na transitional justice if overwhelmingly ay makuha ng progressive forces ang poder, yung tipong walang choice ang mga perpetrators kundi sumailalim sa proseso ng TJ. Para magag, ano yan, it will happen only when after a revolution uli. Pero hindi naman kailangan sagutin yun. Napunto ko lang, Bobby, dito lang. It's a very, and I don't want to make too light of it because seryosong usapin ito ng maraming buhay at nakataya at marami talagang makakakilala tayo on different sides, you know. To what extent ito bang transitional justice framework ay nag-operate at all, na-discuss, including dun sa off and on peace processes na nangyari sa pagitan ng CPP, NPA, NDF at ng gobyerno? May phoned in question pala si Arnold. Oh. pero yung tanong, yung kung paano ba yung application nito dun sa peace process sa pagitan ng gobyerno saka CPP, NPA. Actually, yun yung pinakamahirap eh. Kasi nabanggit nga na kung ikukumpara dun sa peace process with the Moro armed groups, ano, with the Moro Islamic Liberation Front na malaki yung naiusad, no? Meron pa nga silang binuong TJRC, no? Pero siguro mamaya i-discuss natin yung sa Moro part. Pero dito sa with the CPP-NPA, actually dito sa study na to na isa sa mga na-interview ko si Satur. At ang ina-assert niya yung karil, yan yung pinaka ano, pinaka transitional justice mechanism dapat na maging operational dahil meron yang supposed to be meron yung JMC, no, yung Joint Monitoring Committee na siyang magpo-process ng mga complaints on human rights violations committed by either side in the course of the armed conflict. Kaya ang assertion niya, merong TJ sa peace process, yan nga yung karil. Kaya lang marami ring nagcha-challenge nung ganong posisyon. Kasi yung JMC, hindi naman talaga yan nag-operate in practice. Naging ano lang, naging mechanism for filing of grievances of one party against the other. Kaya naging parang paramihan lang sila. Tapos wala rin talagang guarantee na ano, na merong acceptable levels of justice. Kasi yung mechanism, ano eh, kung may complaint halimbawa sa NPA, ipapasa sa NPA, sa CPP-NPA para sila yung mag-process noon. Kaya syempre questionable din yung ano na yung objectivity, no? Ano, how can we be assured that you will be fairly trying that case, no? Kaya halimbawa a recent case in point, itong sa Masbate,
'di, yung si Absalon, yung napatay. Maraming nagsasabi na dapat i-activate yung Karil diyan, dapat yung joint yung NDF monitoring committee sila yung mag-ano niyan, mag-ayos ng kaso na 'yan. Pero ano 'yon na maraming nagko-question diyan dahil hindi naman talaga nag-operate yung Karil. Tapos pangalawa, edi posibleng i-whitewash lang nila 'yan dahil sila rin naman yung, sila yung may kasalanan, sila din ang mag ano magta-try. Kaya nasan yung ano doon yung separation ng ng judge ng jury sa kanong executioner, ano? So yung ganun. Kaya in short, wala pa talagang actual na acceptable transitional justice process as far as the peace process with the CPP and PA is concerned. At lalong humirap ngayon dahil nawala na yung nawala na yung peace talks. Inabandona na ng gobyerno yung peace talks altogether. Tapos talagang they're actually in waging war as intensely as possible. Sunod-sunod na yung mga ano ngayon, yung mga armed clashes. Kaya sinasabi nga natin ang transitional justice, ang ideal scenario niyan, pag na-resolve mo na yung armed conflict, dapat parang babalikan mo na ng peace. Pag nagkaroon na ng kasunduan, sige, balikan natin yung nakaraan. Pero ngayon, mahirap. Nevertheless, pwede pa rin na i-push hanggat kakayanin. Parang, it's not as favorable ngayon, pero mahirap naman bitawan. Pero siguro, just to show na pwede naman, may mangyari, although in a different level. Puntahan naman natin yung ano, because that's the living experiment rin naman ngayon, na yung nangyari naman sa Bagsamoro, no? Na, at saka maganda rito, nakahanap ako ng dalawang picture, yung panahon ni Pinoy at ngayon panahon ni Digong, na yung at least yung MI. Sorry lang sa MNLF, MI lang ang nilagay kong picture dito. Pero magkatuloy-tuloy naman kayo. Na nabanggit nyo na ano, isang application, dahil na-resolve yung formal bakbakan, nagkaroon ng peace agreement. So ang tanong ngayon meron mismo ano, TJ, ano, Transitional Justice. JRC. May isa pa, R, ano, reparation? Reconciliation. Reconciliation Commission. No? Anong kwento rito? Sino naman? Uy, si Malu. Si Malu Padilla galing sa Netherlands. Ang pwede ra role ng civil society movement ay to push forward transitional justice. May papel nga ba talaga tayo? May ano kaya? Pwede kaya magkaisa rito ro yung nasa oposisyon? Pag-asa pa ba? Pwedeng ito bang rally? Hindi mo na kailangan sagutin lahat. Pinopost lang niya because natingin niya mahalaga, pero it could be something na to be picked up, no, towards the next government. No? Pero sige, dito muna sa Bangsamoro para naman may konti tayong ano, maganda-ganda, konting pag-asa. Sige, meron lang akong mabilis na babanggitin dyan pero baka magandang mas mag-elaborate si na Earl saka si Byron. May phoned-in question din dun sa isang kasama rin namin sa TJ League, si Al Alegre. No? Sabi niya, sana mabanggit ang Moro efforts dahil may formal legal processes na nakasalang at maipakita yung dynamics of regional vis-a-vis national TJ. Maganda nga na ano na ipasok talaga natin yung transitional justice in the Bangsamoro dahil medyo positibo yan kumpara doon sa iba . Mas malayo yung inabot. Kahit na nung ano pa lang, nung nag-uusap pa lang, nung panahon na kinakraft yung Bangsamoro Basic Law nung panahon ni Pinoy, na talagang mabibigyan ng credit na sineryoso yung pag-uusap. Dahil yung mga ano naman, yung Moros naman, seryoso sa kapayapaan . At hindi naman talaga nila agenda na mag-armas at ano gawin ng estado . They were really victims of historical injustice. Kaya parang napilitan lang mag-armas. Kaya may kaseryosohan din na ituloy yung ano, yung usaping pangkapayapaan. Ngayon yung TJRC, ano yan isang body yan na binuo para pag
aralan kung ano ba yung historical injustice na inabot ng Bangsamoro, and then to come up with a list of recommendations towards correcting the wrongs in the past. At nag-come up nga sila ng ano ng major recommendations, parang aabot ng 99 recommendations, no, na in terms of dealing with the past. Yun yung framework nila, dealing with the past and correcting the historical injustice, especially with respect to land. Ang yung ano yung pang-aagaw ng lupa laban dun sa mga Moros. Medyo ano yan, ngayon nagkakaroon ng kahirapan in terms of ano yung body na mas mag-i-implement dyan dapat. Yung national ba, yung national government, o yung regional government ng BARM. And that's still a work in progress. At kailangang ano rin talaga, i-push yan. Marami pang aspeto dyan, including pending bills. May mga bill ngayon na nakasalang dun sa magkaroon ng batas to implement the TJRC recommendations, pero hindi pa na ipapasa yung batas na yan. At may bagong issue pa ngayon, yung itutuloy ba yung election sa 2022? Oo, pala. May mga nagpo-push na dapat ituloy dahil walang mandato yung mga appointees ngayon ng BTA. Meron naman nagsasabi na mag-ano muna, huwag muna mag-election hanggat hindi pa nagkakaroon ng decommissioning ng ano ng forces. So yun yung raging debate. At yung last point na banggitin ko dito, yung complications with respect to the indigenous peoples at yung mga lumads in particular, dahil sila yung hindi masyadong napapakinggan, hindi na isasama yung agenda ng IPs, and they are also victims of land occupation. At may tension din between the MILF and the IP groups. So, yung lupa, another layer of complication. Tama. Earl, you want to say anything and bye about this? Siguro ang maidadagdag ko lang, dahil very interesting itong nangyayari sa BARM ngayon dahil sa TJRC, kung ano yung kahinatnan ng TJRC at magagamit ba ito, no, ang lessons nito sa iba pang mga lessons. Pero isa sa parang lumalabas ngayon na sa context ng isang regional, no, regional conflict, Mindanao, yes, mga complications with the Lumad, yung mga overlapping claims, etc. Pero mas madali ma-implement ang TJ mechanisms, no? Transitional justice mechanisms sa iba't ibang mga usapin, gaya ng paano ba yung survivors ng violence, no? Paano ba yung TJ sa survivors ng violence, yung sa Palimbang massacre, sa pala, no? Ano ba yung healing nila, no? So mas madali dito. And I think with this issue din ito sa Cordillera, issue din ito sa mga lumad areas na wala sa Moro, ano, no? Wala sa ano ng Moro, borders ng Moro, ng bangsa Moro. So yung mga ganyan, very ano to, sa tingin ko kailangan talaga pag-aralan at subaybayan ang mga lessons na malilearn natin dito. Kaya iniisip ko lang, pick up po yung point ni Bay, yung idadagdag mo palang democratization without being a formal pillar, pinasok mo na na a parliamentary system with proportional representation offers a more democratic option than a presidential. Yeah. Kung ipupush natin further, di itong Bangsamoro, relatively positive experience, yan ang ano, yan ang seed ng broader issue ng baka kailangan mo na rin i-retoke ang national government to something more federal. Yes. Correct. Ako yes. tingin ko diyan. Tingin ko diyan. Yan yung tingin ko eh. Kailangan talagang batayan natin itong development sa BARM. Kasi kumbaga para sa akin, so far, sa transitional justice experience natin, ito yung how to do it eh. Of course, hindi pa naman yan
template na ano natin, pero that remains to be proven. Pero kasi nandyan yung mga elements, positive eh. Kesa dun sa CPP and DFMPA, parang yun ang ano, how not to do it. Kasi binanggit ni Bobby kanina yung isang essential element sa Bangsamoro process. Sabi niya, gusto ng MI, gusto talaga nila na settlement. Yan ang absent dito sa kabila. Walang strategic shift from total military victory on the one hand. Sa kabila naman ng gobyerno, ang gusto nila, surrender o kaya durugin. At lumabas na yan dito sa LCAC, durugin talaga. Mm-hmm. Kaya sa ganun, parang walang room for transitional justice. Pero of course, tutulak pa rin natin na magkaroon ng better atmosphere siguro, possible restoration of peace talks sa susunod na administration or whenever favorable, na maging agenda yung transitional justice at magandang halimbawa na ituro yung nangyayari sa BARM. Mm-hmm. Andun yung elements at saka implementation na ngayon. Hindi na lang yung adoption of the process or of the idea. Implementation na ito. So magandang makita its application dito naman sa kabilang peace process. Sige, actually kahit hindi pa malapit sa 3:30, humingi na ako ng extra 5 minutes dahil siguradong mahaba pa ang diskusyon. Kaya gusto kong i-move sa next slide, no, na tinatanong ano, ways forward naman. Again, ano tayo, marami pang isesettle sa nakaraan, marami pang kasalukuyang problema, pero pick up rin natin partly yung point ni Malu, no? Totoong komplikado, maybe it's not the hottest issue, but shouldn't it be something, no? Lalong-lalo na pag naipaliwanag yung 5 pillars. Should that be something na any aspirant for government, no, should carry? In other words, para, of course, corruption issues are important. There are other issues. Pero properly understood, a commitment to transitional justice as understood ngayon makes sense sana, no, for any aspiring political leader, political coalition. Kung ibato ba natin yan sa isang bayan, maiintindihan ba nila at pipick upin nila? Or ibato natin kasi semi-declared na siya kay Manny Pacquiao at PDP laban. Is it something na pwedeng... Pero iba pa yun. Magsimula muna tayo na... ano bang naiisip nyo? Hindi naman grand leap forward... ways forward, maliban sa discussion further ito, palalimin, ipaliwanag, anong nakikita ninyo para medyo forward looking tayo ng konti naman? Simula uli kay Bobby. Sige. So far, nakapag-identify tayo ng tatlong issue na relevant ang transitional justice. Ano? May term kami actually na ginamit dyan. Ang term na ginamit namin ay TJ-ables. What are the TJ-ables? TJ-ables in the Philippines. Kaya yung sa Marcos Martial Law na hindi pa rin to tapos, ano, ongoing pa rin yung ano diyan, yung pagbabalik tanaw diyan. Pangalawa yung sa armed conflict with the CPP-NPA. Pangatlo yung sa Bangsamoro at merong ika-apat. Actually we have identified 6 pero ito yung top 4. Yung ika-apat ay yung extrajudicial killings that were committed in the name of the war on drugs. Kasi bakit siya TJ-able? Dahil undeniably, massive human rights violation. No? Mass scale. Ang definition natin ng transitional justice, mass scale.
and yung third ang estimated 30,000 killed during the war on drugs, eh, talagang malinaw na mass scale yan. At marami nagsasabing kailangan din ng transitional justice dyan. Kung paano, we don't know yet, but definitely that's something that TJ advocates need to seriously look into. At yun nga, sa hinaharap sa isang panibagong gobyerno in the very near future, after the elections in 2022, magandang tignan yung paano ba yung usapin ng accountability at paniningil dyan sa previous administration under Duterte. Yun yung isa dun sa mga possible way forward. In terms of how to do about it, we don't know, but there are various possible options. A tribunal or yung sa ICC na ano, na yung progress dun sa final na case sa ICC, yan ba yung isa sa mga paraan o meron pa bang iba? Ang isa sa mga importante dyan marinig, yung boses mismo ng mga biktima saka yung mga pamilya. Dahil ang isa dun sa mga principles ng transitional justice, yung pagiging victim-centered niya. Kaya what do the victims have to say? The families of the victims of the ano, war on drugs, for example, yung masasabi nila. And the victims of the others as well. In terms of mechanisms dun sa ways forward, kailangan i-brainstorm yan. Mag-come up ba tayo ng isang universal body that will deal with all the TJ-ables? Or do we come up with a body that will for each specific TJ-able? Hindi pa natin alam, pero it would be interesting to find out and discuss and come up with the best possible formula. Ano ba? Mag-interject muna ako. Kasi nga, nung nagtatanong ako before we had the broadcast na kung saan na nurture itong transitional justice, sabi niya ito more sa loob ng Commission in Human Rights. Ano? So I guess one possible factor also is strengthening the Commission on Human Rights, ano? And its capacity. Ano? Kasi constitutional body yan at saka usapin ng may capacity naman, no? Pero sabi mo nga, beyond that, will there be separate new commissions at saka focus, ganyan. Anong ideas nyo, Earl at Bay? Ikaw muna, Earl. Yeah, sa tingin ko, ang pag-strengthen ng TJ, no, mechanisms, ay should be shared, no, na responsibility ng state and other agencies such as CHR at saka ng civil society. Ang civil society will ensure na kung magkakaroon man ng pagpapalit ng leadership sa gobyerno na hindi masyadong kiling doon sa pag-push ng transitional justice, ang civil society will sustain the effort. Although ang question tinitingnan ko din, ano, ang usapin ng gaano ba dapat ang ways forward, magiging comprehensive ba ito o hindi. Dahil kung hindi ito comprehensive, halimbawa iba-ibang mga issues or mechanisms ang parang pinofocus ng bawat initiative. I think nabanggit din to sa paper ni Bobby na ang interrelatedness nito, no, nitong mga issues ay hindi mo na mapagdugtong-dugtong. Halimbawa, ang usapin halimbawa ngayon sa BARM, kung within lang sa BARM, maraming mga issues na TJ-able dyan, no, or kailangan ng TJ mechanisms. Ganun din doon sa mga Marcos time, no, yung dictatorship. Although ang problem, mas malaking challenge actually yung TJ mechanisms doon sa CPP and PA dahil medyo nandoon siya sa
non-state, no? Mahirap sumingil maski within sa this process, no? Kung may mga formal mechanisms man sa ganyan. Kaya yung drug war actually pag matapos itong ano na to, yung government na to, sa tingin ko pwede na simulan yung paniningil doon sa EJK. Pero ang main problem nga ay doon sa CPP-NPA, pero i-treat ba natin to hiwa-hiwalay or may mas comprehensive na framework tayong ipupush? I think yun ang isa sa mga problems, challenges sa ways forward. Ikaw, Bay, anong tingin mo? Ako, ang tingin ko, pwedeng pick upin natin yung mga tampok na issue ngayon eh. Accountability. Nabanggit na ni Bobby halimbawa yung sa ICC. Nandiyan na tayo sa recommendation ni Bensuda at humihingi ng permiso. Alam na natin yon from the pretrial chamber ng patuloy sa formal investigation. Pero in the meantime, nagbukas na yung victims unit nila ng mga representations, tinatawag nila, from the victims para makatulong sa decision-making process ng pretrial chamber by sending in yung kanilang accounts, kung ano nangyari, at saka kung bakit gusto nila na magkaroon ng formal investigation. Kasi isang malaking issue yan eh, accountability for the EJ case nitong drug war. At saka kung halimbawa sa tulong ng mga NGOs at saka iba pang mga stakeholders mabuklod yung mga victims and give them a strong voice na kami yung principal na issue dito. Kailangan namin ng hustisya, kailangan namin ng reparations, kailangan namin ng guarantees, huwag na maulit sana ito. Malakas na ano yan eh, malakas na force ang makikreate doon for seeking for accountability. Tapos related to that is security sector reform. Security sector reform, dahil ang dami na rin nangyayari ng mga kapulisan na pinapatay yung mga lola, yung mga unarmed civilians, grabe yung mga trigger happy, tapos yung isa nag-run amok sa MPD headquarters, grabe. Tapos, in the meantime, parang dapat suriin, bakit ganito nangyayari? Sila yung mga protectors of the people, guardians of the state, etc. Pero ang dami nangyayari. Of course, yung military, nandyan din. Of course, nandyan din yung NPA, yung nangyari sa Masbate. Accountability din nila yan as non-state armed groups under IHL law and principles. Kasi ako sa tingin ko, kailangan, nabanggit ni Ed yung strengthening the Commission on Human Rights, ako tingin ko kailangan mas sharpen yung education process of ng human rights. Eh. Hindi lang CHR, all other human rights advocates in relation to security sector reform. Kasi tingin ko, bukod dun sa basics, kasi ang nangyayari, yung mga, halimbawa, security forces, binibigyan sila ng mga basics. Ito yung UDHR, ito yung mga conventions, ito yung mga local laws, etc. Pero mukhang hindi tumatagos. Hindi tumatagos at hindi na i-implement. Kaya nangyayari, itong mga nangyayaring mga abuses. So, dapat siguro ma-review yan, ma-assess, at mapatalas lalo na ang stress sa human rights education sa security sector is duty. Duty bearer sila eh. Na yan ay kanilang tungkulin na i-uphold, i-respect, saka enforce yung human rights. As against, sa tingin ko naman, yung magiging stress sa mga citizens ay empowerment. Na sila ay merong karapatan na pwede nilang ipaglaban. At saka yung accessibility
to the mechanisms provided by local laws at saka international conventions including the UN at mga treaty bodies na yan para ma-pursue yung usapin ng accountability. Kasi para sa akin yung accountability, dalawang parts eh. Yung account, you account for what you did at saka yung consequences at saka yung ability. Ability to make it happen. Yan ang accountability. Oh, diba? Talagang Byronism na naman yan. kaya pumapasok dyan yung civil society. Yung sabi ni Malu. Civil society kailangan mag-ingay. Consistent naman ang civil society. Ang government ang erratic eh. Ang civil society has been consistent all throughout nitong ating period of human rights violations. Kasi kumbaga, kung guguhit ka ng isang bilog representing the human rights situation sa Pilipinas, guguhit ka ng line in the middle. Yung to the left is human rights norms. Yung guhit sa gitna is violations. To the right is accountability. Ang nangyari nung martial law, binaliwala yung norms. Kaya parang carte blanche yung security forces. At ganun din ang nangyayari ngayon. Carte blanche. Tapos, pag may violations, wala namang pananagutan. So, yung kabuuan yan, yan yung ating kargada ngayon. Kung bakit tayo nagkakaganito. So, pwedeng simulan dun eh, dahil tampok ng mga issue eh. Accountability at saka security sector reform. Sige, tama-tama yung ano, point mo. Dahil, remember, gusto ko lang i-remind yung mga nakikinig dito, bagamat iba't ibang issue ang dinidiscuss, ito pong senior city kwentuhan is basically an adult learning and education program po na we want to make accessible itong mga topics tulad ito. At gusto ko lang mag-refer kasi tinatanong ko ang doon sa sinulat ni Bobby, si Earl, in-acknowledge bilang kasama niya sa path. Pero ikaw ba, in-acknowledge ang kasama ka ng ano, transitional, ano? League of Transitional Justice. Parang sine, ano? League of Transitional Justice. Hindi, apunto ko lang, joking aside. We have to popularize the concept, eh, no? At tapos, ililig mo, yung point mo na Earl, no, Bobby, ililig mo, ano yan para sa amin? Anong implication yan, ano? Because, ano eh, bagamat sa simula sabi mo oh another dagdag na naman bokabularyo pero it really can add a fresh angle, fresh impulse including yung dahil nga it's becoming internationally and all that established, you know? So siguro ang challenge nga eh maliban sa strengthening mechanism saka yung ito na nga itong sinasabi natin na the concept of transitional justice, yung inintroduce ni Bobby Kosef, ano ang ano TJable or T-justiciable. Kasi nga ang habol, malalaki ang habol natin, marami, pero alin yung kahit paano kang may makukuhang panimulang ano, installment man lang para hindi puro struggle at frustration lang. Ano? TJ Habol. Si Byron talaga, sabi ko na nga, hindi matatapos po ang diskusyon na walang dagdag na Byronism. Dalawa na, accountability, account at ability. At yung TJable ay TJ kayang habulin. Yan si Byron talaga, articulate yan eh. Oo. Arte saka makulit eh. Arte na makulit. Anyway, 2 minutes to our final pero humingi po tayo ng extra 5 minutes para maka-wind up tayo. So in the next 7 minutes or so po, ito ho'y patikim lang, siguradong bitin kayo. Yung mahilig at kaya na magbasa, hanapin ho nyo ang link dun sa publication na available na po, eh, libre po at saka downloadable. Pero beyond that, siguro we ask you again, kayong tatlo na maraming salamat sa ating kwentuhan. Ano ang mga pahabol ninyong huling ano, panawagan, mensahe sa ating mga tagapakinig? Sinong una? O ikaw, reverse order tayo. Ikaw muna ba, tapos si Earl, tapos si Bobby. Ako sa tingin ko magandang pagkakataon ngayon dahil
dahil sa hinaharap natin na eleksyon na mag-erase itong mga issue na to, including yung nabanggit ko na, pati yung mga electoral reform. Nabasa ko recently, nagpo-propose si Louis, former commissioner, na kailangan i-review yung Omnibus Election Code. Of course, short of instituting yung mga binanggit ko na proportional representation at saka parliamentary shift, boto ako dyan. Kasi yung Omnibus Election, ang daming provisions dyan na hindi ini-implement. Apektuhan yung exercise natin ng ating basic democratic rights. Kasi importante itong hinaharap na election natin. Kailangan at least with the existing electoral and political structures, at least mas maging credible at saka mas maging reflective ng will ng mamamayan sa ngayon. Kasi yung iba longer term yun. So, pero ang importante, ma-raise yung mga issue na napag-usapan dito. Kasi konkreto yun. Ang daming victims nung EJK. Ang daming victims panahon ng martial law na marami na rin nawala. May mga efforts including sa BARM to address yung mga historical injustices. So, may mga efforts, merong mga unfinished business, pero kailangan magkasama-sama tayo, magkaisa, ituloy yun. Okay, salamat. Okay. Earl? Ang may dadagdag ko lang, ang transitional justice mechanism ay maraming goals, no? So, tama na kailangan natin i-focus. We do small steps at a time. Ang pag-focus sa goal ng vindicate sa mga victims or accountability or healing, combating impunity or pagsasaysay, no? Pagsasalaysay ng katotohanan. So itong mga goals na to, if we could take it one step at a time, sa tingin ko it will rebound to bigger gains, no, sa transitional justice objective natin. Okay, thank you. Oh, Bobby. Sige, thank you ulit, Bay and Earl. Thank you, Ed and Girlie, para dito sa interesting forum na nabanggit mo nga, Ed, na bitin dahil ang sarap pang mag-discuss ng maraming issues, eh, no? Ang dami. Yung isa dun sa mga issues na lumabas, yung binanggit ni Byron kanina, yung security sector reform. Na nasimulan na actually natin yan after 1986. Mabagal at paunti-unti, pero meron na sana tayong attempts to reform the security forces. Halimbawa, yung pagpasok ng human rights dun sa curriculum ng armed forces sa kanong PNP. Meron na yan . Naglabas sila ng mga handbooks on human rights, tapos yung pag-insist ng civilian supremacy at rule of law. So it was a work in progress, but it was a progress nevertheless. At ang problema nga, parang nagkaroon ng disruption nitong 2016, especially sa bahagi ng PNP. Na-cite yung example kanina, bakit yata alarmingly high yung incidences ng mga pulis na pumapatay ng mga matatandang babae, no? hindi mo alam kung bakit may ganong ngayon, may ganong phenomenon. Kaya apparently there was a disruption in the progress of security sector reform at kailangan talagang masusing tingnan yon. Pangalawang issue gusto kong banggitin yung na sabi ni Al Alegre dito sa thread, yung tension between peace and justice societies in transition. That's also a real concern, lalo na dun sa mga kaka-resolve lang nung authoritarian setup, no, o kaya ng armed conflict. How do you deal with perpetrators who happen to be still powerful? Kasi kung hahabulin sila, may kapasidad silang mag-disrupt, no, or mag-destabilize ng sistema. Actually, yan ang naging problema natin noong 1986 among the rightist military, no, na powerful pa rin sila.
kung hahabulin sila, pwede silang manggulo. So yun yung ano, yun yung isa sa mga dilemma ng mga fragile societies that are in transition. How to deal with justice, the justice question, while maintaining peace and stability. And as a last point siguro, magandang pag-usapan dito sa ano na to, dito sa senior city, yung phenomenon naman ng right-wing populism na may epekto dun sa pagbabalik natin dun sa authoritarian ano, no, setups. Ano. This is an entirely new, separate ano, subject matter but also very much related. Ang last statement kong ibibigay ay effectively dealing with the past, we argue, is essential to properly move forward. Yun siguro yung esensya ng transitional justice and yan yung principle that we stand by. Thank you. Okay, maraming salamat. Perfect. Tamang-tama. Maraming salamat, Cass, at binigyan mo pa kami ng dagdag na minuto sapagkat mahalaga. Otherwise, sobrang bitin. But I think lumalabas na in the near future, we can mag-convene ulit tayo sa isang kwentuhan na pwede mag-focus tayo deeper. No, maraming lumabas rito eh. But in the meantime po, sana yung tagapakinig ngayon at nanonood na nadagdagan naman ang inyong pag-unawa kung ano nga ba itong TJ na ito, Transitional Justice. At hindi lamang pag-unawa, kundi na may potential ito na magbigay ng larger framework, no, sa ating kanya-kanyang issues na hinahabol. At sabi nga ni Bay, every time there's elections, there's always a talk, no? Ano ba ang bago? Ano ang gusto nating pa? And I think mahalaga yung sinabing na we address those na naghahangad ng political power and office na ano ba papel nyo yan? But ang mas permanent duty natin bilang mga citizens, unawain ito and then i-develop yung ating capacity to assert our rights, to talk with others, no, and to link with each other. Lahat naman tayo rito, well, si Earl hindi pa senior at si lalo na si Bobby, kami ni Bay senior na, senior na talaga. Lapit na rin. 6 years hey, to go. Tayo naman mga Pilipino, hope does not die easily. Kung ako'y babalik sa aking pagkapare sa Latin ay dum spiro spero, nako, wow. While I breathe I hope, wow. At hanggat hindi pa putol ang wifi at may at meron pa tayong account sa Zoom, tuloy tayo mag-uusap rito sa Senior City Kwentuhan. Maraming salamat sa ating guest at higit sa lahat sa ating mga sponsors, ang Inet Philippines, senior sa panahon ng COVID, at Lapis sa Siso Channel. Maraming salamat kay Cass na ating tech support ngayong hapong ito. Muling salamat, Attorney Bay, Earl Parreño, at Bobby Garcia. Maraming salamat. Salamat. Sa inyong thank you, Ed. Thank you. Thank you, Girlie. Thank you, Bobby, Earl. Enjoy the rest of the weekend. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.